So guys, ito na naman tayo. Tagal mong hindi nag-unbox. Again, tensya na, busy. Marami nangyari ng December. And kung marami nangyari, marami rin gastos. So alam niyo na. So ito, may bago akong binili. Pamalit sa Black Shark ko. Alala niyo ba yung Black Shark? Naglolo ko na kasi siya. So madaling malobat, madaling i-charge. Usually, inaabot ng mga, I think, mga 4 times na charge sa Cradle bago malobat, and then inaabot ng 2 hours bago ma-full charge yung mismo Cradle. Ngayon, inaabot na lang siya ng isang charge sa headset, and then lobat na agad, drain na. So charge mo ulit, imbis na 2 hours yung charge, magiging 1 hour na lang. So pahasan lang gamitin. Yung buds mismo walang problema, pero yung Cradle, feeling ko nagka-issue dahil sa wattage tsaka sa volts, sa ampere, lahat-lahat. Kasi dapat nasa 5 watts lang yata yung charging. Minsan napa-plug ko siya sa mga 10 watts. So, dun siya nag-loko. So, ito, pamalit dun. And, gaya nung title, nung video, alam nyo na kung ano to. So, i-unbox na natin, ha? So, yun na nga guys. Pasensya na kayo makalat. At marami pang improvements sa gagawin sa aking mahiwagang station. So, for now, ito muna yung ating maliit na space para mag-unbox. And, papakilala ko nga pala sa inyo ang aking bagong shiny blade. Kasi nung naglipat kami, medyo hindi ko na makita yung isa. So, bila ko na nito. Ang cute. Hindi ko alam kung anong pronunciation nito. Sa map. And made in China. Pero sobrang talas. Tapos may lock. Ang daming additional na kwento. Anyway, so ito na nga si item natin. Kita niyo ba? Okay, adjust na muna natin ako. Yung, nadali mo. Okay, so, kamusta ang inpasok ng 2023 sa inyo? I hope. Maganda. Ngayon lang din ako nakapag-unbox kasi ngayon lang tumahimik dito. Well, usually, medyo maingay. Hindi siya katulad nung tinitira namin na village na tahimik. Ngayon, medyo maingay. Pero, it's all good kasi nakakatulad naman ng tahimik dito. And then, ang tawag dito. Wala na kami inaasamang gugulo sa amin. Nabigla na lang susulpot. Mga ganun. Eksena. Mga pala, kinuha ko to sa PC Express. May kwento pa pala tong item na to, no? Bago ko nakuha. I mean, binili ko siya. I think, bago mag-New Year. Kasi sobrang tagal niya bago na-deliver. Ipa-flash ko na lang yung mismong tracking niya. Sobrang tagal. Literal. Tapos parang 2 days siyang, or 2 days or 3 days siyang hawak ng rider, nakalagay sa Shopee is out for delivery, pero ewan ko, ang tagal niya. Tagal niya bago nakarating sa akin. Piling ko tuloy pinalitan ng rider, pero hindi. Kasi kita niya naman, well packed. Diba? No. Balot na balot. Pero kanabahan ako talaga kasi akala ko ginamitan ng buong JNT Express yung headset ko. So ito na nga, buksan na natin. Balatan na natin ang alam mo yung binalot nila ng napakaganda at nabutasan mo lang ng wala lang sa mundo talagang to. Mas mahirap mag-create kesa magsira. Alright, and ayaw pa rin niya magpabukas, so round 2 fight. So yun na, amusta ang inyong bagong taon? Amusta ang inyong Pasko? I hope masaya ang inyong mga holidays. And heads up, 2023 na. I think we're 15 days off since nag-start yung bagong taon, and I hope maganda yung pasok sa inyo. I mean, meron pa rin namang somewhat global financial crisis, unofficial. Kasi sinasabi sa news parating pa lang. Pero lahat tayo ramdam na yung hirap, you know. Kasi, ewan ko, hirap ang buhay ngayon. Dating 2,000 mo na grocery, dahil yung mabibili ngayon, yung 2,000 mo, tada! Bitin! So, ito na nga, enough of the kwento. Binigyan ko lang kayo ng feelers. Pasensya na kayo. So, ito na nga, may bago akong tinitirahan. May bago akong setup ng computer. So, ito na yung binili ko, si Razer. Hammerhead 2 Wireless X. Bunso to kasi ang kuya nito at mas mahal around yung legit, ha, nasa 8,000 yata or 10,000, and then kung may makikita kang seller na nagbebenta ng around 4 to 6, swerte mo, pero mahirap maghanap nun, baka hindi kasi legit. So yung
yung isa, yung kuya nito is Razer EWS something Pro. And then meron siyang THX na nakalagay dito, certified. Ito, may noise cancelling siya, pero syempre, talon-talo pa rin ang kuya niya to, di ba? And then, teka lang, ba't ba ako nagkukwento sa inyo? Balatan ko na nga muna. So yun nga. Kaya ako na pabili kasi naglolo ko na. And then, recently, nagbalik loob ako sa COD dahil mga kaibigan ko eh biglang nabuhayan at gusto maglaro ng COD. Sabi ko, sige tara, laro tayo. And then, doon ko na-experience. Hala, naglolo ko yung ano ko. Bakit ganun? Lolo ko yung headset ko. And, hindi ka makalaro na maayos kasi lobat agad. I mean, yung Cradle. Imbis na naglalaro ka, iniisip mo siya bakit lobat ka, na hindi ka makatulog. Kumain na ba siya? Hindi alam guys, ha? Balitan ko muna ito. Ay, balatan pala. Alright. Ayan. Alam mo yung kuskus balungus. Wow. Wow, wow. So guys, ayun, no? Tingnan nyo, may resibo pa sa likod. Legit. Galing ng PC Express. So, wait lang. Oh, fuck. Punit. Anyway, humaya natin tingnan yan, ha? So, yeah. Anyway, may, yun nga. So, may resibo. So, legit. Kasi guys, meron din palang mga fake nito, ha? As in, literal fake na Razer X True Wireless headset. May mga fake nito. Yung nakita ko sa online, sa Facebook, yung nag-review ng fake nito, is, pag tinignan mo yung packaging niya, may nakaharang dito, parang sticker, so hindi mo siya ma-scan, wala kang way para ma-check kung clear ba or legit siya. Ito, hindi, as in kita niya naman, nandyan lahat, di ba? Serial number, lahat, nandyan. And then, pag binuksan mo sila, as in literal, magkamuha. Malalaman mo lang yata siyang fake pagka ginamit mo yung app kasi meron siya mobile app customization. And then dun sa app na yun, mapapalitan mo yung RGB niya. Yes, may RGB siya. And then mapapalitan mo yung mga button assignment niya sa bawat ear tips. So pwede mo palitan yun. And then yung pagpindot mo ng gaming mode, pwede mo rin ipalitan kung ano gusto mong gesture yung gawin sa headset. And ayun, may RGB light siya. So kasi literal kamukha niya yung fake. Pero syempre, din tayo sa rig. Diba? Ganda na ito. Ilang araw ko inintay ito. Ilang araw ko hindi naglaro ng COD dahil sa'yo. Anyway, hindi na ako aabot eh. Parang ilang days na lang. Tapos na rin eh. So, ito. Buksan lang natin para makita yung legit na resibo to. Baka makita niyo yung address ko eh. Walang dapat makalam na address ko kasi wala namang Google sa amin. Kaya nga kami lumipat. And wait lang, check ko muna kung may address. Wala. Say na, tama ko na lang yung pangalan ko. Tama ba? Ayan. So yan, yan siya, PC Express. Ito ay located sa San Juan, tama? Yung nag-pick up nito is San Juan din. Ay, tingnan naman no. Ten ko pa kinuha. Ha? Ten ko pala kinuha siya. Ten ko kinuha. Dumating ng 15, parang galing ng overseas yung dating niya. So, yun yung price. Tapos may discount pa. So, yung discount ako nakakita sa parang cashback sa Shopee. So, yay! Let's bang for the buck. Tama ba? Anyway, so yun na yun. So, usan na natin siya. Kamukos ko! Rasko! Ko! Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ooh, wow. The feels. Kita niyo ba yun? Kita niyo ba yan? Ha? Sobrang lala. Parang diyosa yung nakita ko. So wait lang. Ito si Bluetooth. Hold muna natin yan. Diyan ka muna sandali. So, unbox muna natin to. And then sa loob ng box. Legit. Ganda ng box. So loob ng box, may extra na... Hindi. Ito yung parang yan eh. Lalagay mo sa gilid ng headset para hindi mahulog. Kasi minsan, depende daw sa tenga na uhulog. And then ito yung kanyang cable. Maliit lang pero kita niyo ba 'to? Ganyan. Ayan. May para siyang braid na hindi ko maintindihan. And then sa pag ginawa ka mo siyang kakaiba, hindi siya normal na basta cable. Inamoy ko pa. bango. Nyarap. And then yes, syempre may tatak na Razer 'yan. Yes, mag-focus ka baby. And then type C. And then to type A, syempre, type A or male USB na, wow, green. First time ko magkaroon ng green.
Okay, sa tabi muna natin to. Actually, paliguan na natin. Kasi, I hate COVID. You should too. And, walang magandang... Actually, kahit na medyo parang paubos na yung virus ng COVID, no? Parang nagiging resilient na kapatid natin. Mag-iingat pa din tayo, ha? Kasi, delicate. So, anyway, ito na nga. Kita niyo ba? Focus, baby. Yes! So yan, sabi niya dito, whether you're at work or play, you deserve the best audio experience. Mm-hmm. Galing kay Min Yang Tan. Right. Okay. So yun, meron siyang parang note. Oh, parang thank you note or acknowledgement note. Inalala ko lang. Offer letter, parang ganun. Okay. And then ito yung kanyang manual. Ganda, wait lang, aming ko rin. Oh my god, so bango. So lala. So yan, Hammerhead. Again, kailan ako nagpalit, no? Kasi naglolo ko na yung black shirt ko. And talagang nahirap na siyang kausap. Hindi na ako natutuwa sa kanya. Ito, pakikiramdam ako to. And then, iti-check ko din kung paano charging ang gusto nito. Kasi, feeling ko, lahat ng mga wireless TWS or mga ganitong earbuds, pag chinarge mo sila, uy, minahulog. Kailangan talaga. Yung amperage tsaka yung wattage binabantayan mo. So, i-check ko yan kung may warnings ba sila about doon. And if meron, so, mababang wattage gagamitin natin. Pero, yung nakikita ko sa parang guide nito is rekta niyang sinaksak sa laptop. So, iba yung wattage ng laptop, di ba? As in, by default, parang 5 volts by 10 amperes or something, or so around ano yun, 2 amperes, so mga around 10 watts yun. Hindi ka makakita ng laptop na may wattage na 5 to 1. So eto na nga, yan ang kanyang nahulog kanina, isang logo. Hindi ko alam saan ko lalagay ito, pero maganda siya. So itabi muna natin yung box. Ayan na yung box, wala na laman. See, singutin ko din ulit, ang bango. Adik lang. Bongo eh, ano ba magawa ko? Diba? 60ms low latency gaming mode. Okay. So, punta na tayo kay mismong Razer. Compare muna natin yung size. Okay. May na natin buksan. Ang pa-excited na kayo. So, ito yung black shirt ko sa kaliwa. Ni-ni-ni-ni. Sa Razer sa kanan. Ni-ni-ni-ni. So, yun yung tsura nila. Yun yung pinagkaiba nila. Ito. So, demo natin ulit si Black Shark. Magiging backup ko na lang pala ito, by the way. So, pag binuksan mo siya, yung itsura niya, malinis pa rin naman yan. Nalagaan ko yan. Kaso nga lang yung battery yung naging problema. So, Black Shark, ba't mo ko iniwan? Ba't mo ko binetray? So, ito ngayon si Razer. Ito, ba talaga? Tingnan natin yung size kasi yun mas malaki. Mas malaki yung Razer. Oh, diba? Mas ahead siya. And then sa taba, mas slim naman to. Ito is mataba. So, let's see. Paano ba to? OMG. ASMR. Naramdaman niyo ba yan? Saba. I think dito yun. Yeah, ito nga. Oh, yeah. Okay, so ito na si Razer. My God! May pagka-matte finish ang dating niya. Kita niyo ba? There you go. So, yan. Ito yung serial number. Huwag yun ang tingnan. Hindi, kahit naman tingnan nyo. Wala kayong mapala dyan. And then, Type-C. Razer na tatak sa itaas. May nabibili nga palang skins nito, no? Or skins or cover. Skins ang putik. Cover na worth 150 sa Shopee and Lazada. Salpak mo siya para hindi siya magasgasin. Just in case na masyado kang OC sa gamit. Well, ako, malamang bibili ako. Bibili ko na yung may add to cart na ako na ano, Batman. Na yung Batman dito, yung 80s na Batman, yung black and yellow. Stig, diba? Or 90s pala, sorry. Sino kami bida na? Si... basta yun yan. Yun, si Keaton. Something. Michael Keaton. Kalimutan ko na. So, ito na, yung ating headset. God, ganda. Kita niyo ba? Yun. Sorry, natatangawan daw marunong magbalik. Tingnan natin kung mahuhulog, ha. Nakatakot. Hindi siya nahuhulog. Ang ganda-ganda. So, yan. Yan na yan. Okay, iniisip ko kung pakikita ko pa sa inyo app mismo. Kung paano yung setup niya. Pero sige, pwede naman.
Pero if ever na wala kayong makita sa video na to, ibig sabihin hindi na ako naglagay ah. Kasi medyo toxic eh. Actually kung ano yung nakikita nyo, baka hindi ko na rin i-edit to eh. But we'll see, we'll see. So anyway, quality, mas mukha siyang mamahalin kaysa siya dito kay Black Shark. Black Shark kasi parang, ewan ko dati, ang ganda-ganda mo talaga eh. Ang ganda-ganda mo dati, alam mo yun, mahal-mahal kita eh. Tapos ngayon, nag-iba ka na eh. Pero ayun, ito naman, ang ganda, ewan ko. Anyway, sound quality siguro, try ko lang i-check. If parang makasinta ko, sasabihin ko lang sa inyo maganda, sabihin nyo, bias yun, di ba? Anyway, ang reviews naman nila dito, lalo ni mga may capabilities mag-review ng volume and kung ano-ano, is maganda nga daw talaga. So, I'll take their word for that. And then, hindi naman ibibenta na Razer ito ng mahal at hindi naman bibili ng ubod ng dami ng Razer users kung hindi maganda, di ba? Anyway, so yun na nga yan, kanyang headset, sobrang lala, sobrang ganda. So, hindi ko pala natanggal yung dalawang headset na lagayan. So, yun na nga. So, yun siya. Yan ito, ang kanyang itsura. Teka lang. Last look. Kasi, yan. Yan. On-ear versus in-ear. Ano nga pala, pakita ko sa inyo yung in-ear ng Black Shark. So, yung Black Shark, ganito ang kanyang in-ear. Kaya may focus ka. Yan. Ganyan ang in-ear. Pasok. Literal. Oh my God. Penetration. Penetrada. Ito, parang nilalaro ka lang. Mga kids, kayo may kinig sa akin. So, yun na nga. Guys, salamat sa panonood. I'll try to squeeze in the video kung paano mag, ang tawag dito? Mga sound test niya and everything. Or at least yung app man lang, mapakita ko sa inyo. And that's it. So, yan ang ating review ng Razer. And say hello to my new station. By the way, nandun yung 3DS ko. I mean, 3DS. Switch. Switch Lite. Mga naglalaro ng MH dyan. Or Monster Hunter. Rise Sunbreak. Laro tayo. Message nyo na lang. Or comment nyo yung username nyo. And then, ito yung aking laptop. Boy pa. And workstation ko nandun na. And guys, again, thanks so much. Teka, babalik ako sa front cam. So, okay. Magre-record na tayo kung paano i-access yung app. Setting mode. So, ayun, lumitaw na yung Razer. Connect lang. And, usually, naabot lang ng mga 10 seconds to or less bago mag-connect. And then, once na connected, makikita nyo na yung buong details ng app. I mean, yung buds. So, ayan, makikita mo kung naka-on yung kanyang RGB, and then yung game mode, and ito yung equalizer na meron ako na kinuha ko lang din sa YouTube. Kasi pagka ginamit yung custom, parang ano siya, ewan ko, parang flat yung sound, pero okay na din. Pero mas okay kung gagamitin nyo itong setup na to. Napanood ko lang din to sa isang reviewer, and ito nga yung recommendation niya, maganda naman. And then ito yung ibang setup na meron na presets: vocal, enhanced clarity, enhanced bass. Ako usually naka-default bago ako nag-custom, and then yung amplified. And then, ito yung game mode. Ito yung remap. Ito yung, itong remap na ito, pwede niya siyang gamitin pang refresh. Kasi minsan, i-off niya yung lighting. Hindi siya nag-register agad sa buds. So, para malaman mo nag-connect, ayan, tulad yan, in-off ko siya. Turns out ako on pala. So, ang gawin nyo, i-off nyo, punta ng remap, balik nyo. Nag nakita nyo naka-off na, talagang off na siya. I mean, hindi nyo na makikita na gano'n yung blinking yung lights. And then, kapag in-on nyo siya, minsan kasi hindi rin kumukonnect, so, refresh nyo lang. Pag nakita nyo naka-on pa rin after nyo refresh, yung sabihin, naanda talaga siya. And then, ito yung settings ng lighting niya. Static, steady lang yung green light, and then yung breathing, yung pawala-wala. And then, ito yung remap. Since na naka-default ako, itong option sa taas sa upper right-hand corner, hindi yan gagana. Kasi pag kinlik nyo yun, bigyan ko yung option kung gusto nyo reset lahat ng settings. So, ito sa akin, wala akong binago. Ito pa rin yung setup niya. So, yan. Nga pala, itong sa volume, ang choices lang dyan is pagpalitin nyo yung volume up sa volume down.
hindi niyo siya pwedeng i-assign sa ibang controls. Tulad niyan, wala. Walang volume control dyan. Yan lang talaga yung naka-assign ng volume sa kanya. And then, itong sa game naman, pwede niyo ilipat yan sa iba ba? Kung gusto niyo one tap lang, gaming mode agad, pwede niyo gawin yan. Kung masyado kayo adik sa game, pwede. And ito yung sa controls ng pag-answer ng tawag. May volume control. Ito yung pinakamaganda dito kasi sa ibang buds, wala. Tulad sa Black Shark, wala nun. And then, ito, ito yung best part. Yung quick connect. Kung ano yung mga na-connect na na-device ni Razer sa Bluetooth. Bawa, sadala sa akin yan. Right now, nakakonect sa laptop. And then, nakakonect din ako sa Switch. And then, history siya na nakakonect sa phone ko. Kung naka-on yung tatlong devices, mamimili lang kayo kung saan nyo gusto siyang i-connect. So, kung gusto kayo ilipat sa phone, ilipat sa phone yan. And then, pag gusto mo ibalik sa laptop, babalik din siya. Ang pinaka maganda niyo yung ease ng pag transition ng Razer sa ibang device. Hindi mo na kailangan i-ano pa yung phone mo, i-connect si ano, tapos bawa sa laptop, i-open mo rin siya para mag-connect. Ito hindi. Once na naka-on na yung app mo, sa app ka na mismo maglilipat-lipat. And ito yung pinaka best part, yung pwede sa Switch. Hindi mo na kailangan lagyan ng receiver yung Switch na worth 800 pesos, 700 to 500 yata yun, or 500 to 800. Yung Razer na mismo yung kukonek sa kanya. Once na na-register mo siya doon, i-open mo lang yung switch mo, click mo yung switch, connect na siya. Then, mamaya gagawa ko ng video nun para makita nyo kung ano yung sabihin. So, yan. Ayan. Nag-gaming mode pa siya. Hindi naman ako mag-gaming mode. So, pwede nyo patayin yan. Pag nag-gaming mode nga pala kayo, nakita nyo kanina, pag nakuha yung gaming mode, hindi ka pwede mag-connect sa iba. Unless i-off mo muna yung gaming mode. So, again, kung ayaw naman kumanek, kung kinlik mo yung gaming mode, akala mo na gaming mode ka na, yung pala hindi pa, refresh mo lang gamit yung Remap. Yan, tulad yan, naka-off na talaga yung gaming mode to. So, yan. Ayan ang kanyang apps. And then, ito yung settings, yung version ng firmware. Itong standby, pagka naramdaman niyang walang nakakonek or walang activity yung pinagkukonekan niya na device, mamamatay siya. So, pwede mo siya yung setup ng 5 minutes, mag-iintay siya ng activity, or 10, 15. Ako pala, hindi ko pa nasaset sa ganyan, so may ko nga sa 15. Kasi namamatay ito eh. Ang hassle kasi pag namatay mo, nalagyan mo sa buds, bubunutuin mo ulit. So, yan. And then may tutorial, hindi mo na kailangan yan. And then may, kung may iba ka pang Razer products na iba, click mo lang yung add device. And then, so yan. Yan na yan. Ano to about? Tingnan natin. Yan. So, yan yung mismong version ng app. And then yung version naman ng Hammerhead mo, firmware mo, ito. Wala rin, hindi pwede natin update yan. Assist lang yan. Naka-display lang. So yun guys, balik na tayo sa video. Sana may natutunan kayo dito. And papakita ko sa inyo paano yung tsura pag nag-co. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakakonect na siya sa Switch. If mapapansin nyo, tingnan nyo ah. Ayan, nakalagay dun sa baba. Nakakonect yung Razer TWS X. So, hindi nyo na kailangan maglagay ng attachment sa Switch. Tingnan nyo, walang nakakabit na attachment dyan. Usually, may nakakabit dito sa baba. Pero, wala. So, yan. Mga pala, ito yung setup ko ng Switch. Ayan. If nakikita nyo. I hope so. Ayan. Para naghahawak ng Switch ko habang ako ay naglalaro. Napakatamad ko, di ba? So, ayan. Handheld pero hands-free. Kasi nakakonek ako sa may Bluetooth controller ako na gulik it. And then, yun na yun. Yun yung gamit ko. So, ganyan ang setup niya, guys. Again, nagana yung Razer sa Switch. And, so, yun. So, yun na nga. Tapos na tayo mag-review. Hello? Yo. So, tapos na tayo mag-review. Actually, 15 days na yung lumipas since na nadugtungan ko yung video. Kanina lang ako nakagawa ng screen recording kung paano gamitin yung app. Okay lang. Sana na-gets nyo. Kung may tanong kayo, comments na lang. And again, kung sasabi ko dito sa item na to for 15 days na ginamit ko is maganda siya. Ang hindi ko lang siguro na gusto nga dito is yung madaling malobat. Pero madali din naman siya i-charge eh. So, great experience ko eh. Bale, ang nangyari kasi sa kanya, magagamit siya na ng 3 times.
as in full charge 3 times. And then pag na-charge nyo na siya dito sa Cradle ng 3 times, mag-critical na to. Mag-red na siya. Kasi ito ngayon, naka... Kita nyo ba? Parang orange yung kulay. Tama ba? Kita nyo? Ayun. So, pag full yan, green. And then kapag ka-orange, is parang middle range na yung power niya. And then pag red na blinking, so malapit ka na mag-critical na malobat nun. Pag nalobat to, charge nyo lang sa laptop nyo. I mean, sa akin, tina-charge ko sa laptop ko. Yan, gulo na station ko. So, pag tina-charge sa laptop nyo, 130 minutes full charge na siya. Usually, ganong time frame yung pagkapuno niya. Pero, pag napansin ko, pag tina-charge nyo siya dito sa tower, not sure if kita nyo, basta ito yung tower ko. Parang may 6 ports yan na USB lahat. Pag sinaksak nyo siya dun, parang 1 hour and 10 minutes lang, full na. So parang medyo nakakaduda kasi baka hindi healthy sa battery niya or sa charging mechanism niya. So, kasi napanood ko sa guide, sa guide ng Razer, pag sinurso sa YouTube, nirerekta nila sa laptop. So, feeling ko mas okay pag ganun. Kasi nagsurso ko sa online, wala akong nakita na anong amperage yung gusto niya, anong wattage yung gusto niya, if 1 ampere lang ba yung gusto niya, which means mga around 5 watts lang na input yung gusto niya. Wala, walang kahit na ano eh. Kahit dun sa manual, wala rin. So, sinunod ko na lang yung video. Pag dito ka sa laptop na charge, 130 full. Pag dun, sa ibang ano power source na hindi ka trusted, mabilis. So, baka nagka-issue yung Razer mo, masira agad. I suggest na mag-charge kayo sa laptop nyo. Or if meron kayong mas lower na ampere na charger, yung mga chargers ng unang panahon, yung before mag 2020 and 2019, yun siguro pwede. Pero kasi ako tinigil ko na, kasi itong Black Shark ko, which is nakaplug ngayon dito sa tower ko, sira naman niya kasi, so hayaan na natin. Napansin ko, nag-overtime, bumibilis yung charging niya, so parang... So, siguro yun yung isa sa mga symptoms na masisira na yung device mo pag bumilis na mag-charge compared to sa regular length ng charging. So, kuha ko sa inyo, charge na lang itong si Razer sa laptop. And then, ano ba masasabi ko bukod sa battery? Yun nga, napansin ko tumatagal yung battery life niya kung casual sounds lang yung pinakinggan nyo. And between 25% to 30% na sound volume, tatagal siya ng mga 6 to 8 hours kasi meron akong ginagamit na app yung sleeping sounds. Hindi ko alam po nagamit kayo nun. Basta nagsisimulate siya ng tunog, tunog ng ulan, patak ng ulan, hangin, kidlat, ganun. Pag ganun kasi nakaririnig ko, mas feeling ko malamig sa labas. Lamay na ulam, sarap matulog pag naulan, di ba? So masarap tulog ko. And then minsan nagigising ako, hindi ko napapansin, parang after 6 or 7 hours, 8 hours, lalobat na, tumahimik na yung Razer ko, yung pala drain na. So plug ko siya dito. Nga pala, regarding sa sound, pag gamit yung app na yun, ang ganda, feeling ko talaga naulan sa paligid ko, feeling ko may napatak sa tabi ko, nakidlat, alam mo yun, surround yun dating. Ewan ko kung may kinalaman sa Razer dun, pero, or yung equalizer na ginagamit ko ngayon, pero yun nga, napansin ko, maganda siya, maganda talaga yung sound. Tama yung sinasabi sa reviews, mga nag-review online sa YouTube ng kung paano yung tunog niya, which is in par with iPhone earpods, o kung ano man yung ginagamit ng iPhone ngayon. Tama sila na halos kasing tunog nga in a cheaper price, pero ewan ko, kanyang perker siya sa Black Shark ko, lamang to eh. Lamang to kasi kaya mo kontrolin yung sound. May equalizer kasi siyang built-in dun sa app. Tulad nung sa akin ngayon, kinakita ko kanina, ginamit ko yung custom equalizer. Mas luminaw, mas gumanda yung tunog. So, dun pa lang, lamang na lamang na to. And then, syempre, pwede nga siya mag-connect sa mga gaming, ano, bukod sa phone, sa laptop. Nintendo Switch, bibili ko ba nung dongle na receiver? Hindi na, ito nabili mo sa ito, nandun na, connect na lahat. And yun nga, siguro yun lang downside, medyo mabilis malo, but other than that, okay na. And then yung the best part nga pala is on-ear, hindi siya in-ear. Kasi yung in-ear, nakapasok sa tenga mo, and then syempre, nadudumihan yun, yung dumi, mapasok din sa loob. Ewan ko, ako kasi, pag may something sa tenga kong katiks, pag kinating parang para may G-spot yung tenga ko, gusto mo nang kamuti hanggang buong araw ng sugat na nag-infection na. So, as much as possible, pinipigilan ko yun. So, baliwala kasi hindi yung Black Shark, pinalay ko po sa UV light para matanggal yung dumi. Ito hindi na, kasi nga, paano ko ma-explain? Kung ito yung tenga mo, ito yung tenga mo, nandito lang siya.
hindi siya katulad dun sa Black Shark na in-ear talaga na nai-disturb niya yung environment ng loob ng tenga mo. Ito, nandito lang siya. So, ano ba naman yun? Parang outer ear mo lang yun? Okay lang, di ba? At least hindi mapasok ng dumi sa loob. So, mas okay siya. And then, may one time nga pala nabagsak ko yung left bud. Table height. Nabahan ako, pero hindi naman nasira. Matibay siya. Pero huwag siyang gagawin yun. Accident lang kasi, hindi ko nga kayo tumingin, baka makinakarap na. Accident lang kasi nga, madulas siya. So, tawag dito, ayan, yun yung camera. So, madulas siya, parang slippery siya pag hinawakan. Pero, accident naman eh. Hindi ko naman sinasadya. Kung talagang mahal mo ito, di ba, gigil yung kapit mo. So, anyway, yun. Pros, may equalizer, may app, RGB, gaming, kaya mag-connect sa switch, ganda yung sound. Wala akong masabi sa sound. Problema lang is, kung ayaw mo nang madulas na buds, huwag to. Kung gusto mo yung in-ear, yung talagang nakapasok sa loob mo para feeling mo naka-noise cancellation ka sa surround yung dating, huwag din to. Pero sa sound, wala akong masasabi dito. Panalo-panalo sa Black Shark. I mean, si Razer. And then, battery life, sakto lang. I mean, sa akin, sakto lang yun. Yung tipong 3 charge ng buds sa Cradle and then one charging ng 1 hour 30 minutes sa mismong Cradle niya. Okay na yun, okay sa akin yan. Although, mas mahaba yung buhay ni Black Shark. No? Feeling ko dun, mga nakaka 3 or 5 times on charge or 4.5 na sa buds bago malobat yung mismong Cradle. Ito, 3 lang. Ano pa ba? 3 and a half siguro, mga ganun. Kasi pag nagpupula, hindi ko naman hinihintay na madrain. Charge ko agad ako. Ayoko naman ganun. Ano bang cons niya? I mean, yan lang. I-recommend ko ba ito? Yes. Kung naghahanap ka ng on-ear, may gaming mode, may app na magandang sound, kasi literal maganda yung sound, and then may equalizer na customizable buttons na may volume and up and down yung gesture, mag-Razer ka na. And then kung Switch gamer ka, ayaw mong mahassle na bumili pa ng ibang receiver para sa Switch mo, Razer ka na din. Okay na to. Kaya nga binibenta to ni... meron na to sa... Alam ko meron na to sa Databits and then sa PC Express. Every PC Express ang binibenta na ng mga gaming peripherals yun. Kasi pang-gaming talaga siya. And then, yun. Other than that, solid o solid na item to. Siguro mga out of 5, 4.5 out of 5 stars, solid. About dun sa COD, umabot ako kasi January 18 yung rollback nung buong game, panibagong season. Naka-legendary naman ako. One level lang kasi may 2 levels yun. So, pwede na. And then stop muna ako kasi laka na nung kinakain na size ng game, nasa 20 gig. Ang hindi ko na lang na-download is parang 8 maps sa MP. Sobrang laki. So, tanggal na. Balik ako sa PUBG, which is 6 gig lang. Meron pang versus AI. Saktong trip. Pag gusto mong bumaril, namimiss mong bumaril ng sniper. Laro ka PUBG. Tapos ang alaman, puro Bombay. Hindi. Okay na naman silang laro. Hindi may maintindihan siya na sabi nila. Pero okay lang. Tapos, sa Switch, kung may naglaro sa inyo ng Switch na Monster Hunter, as of now, Monster Hunter pa naman nila, tinitira ko doon. Monster Hunter Rise or Sunbreak. Message na lang yung name sa baba. Yung friend code nyo, add nyo, laro tayo, tulungan ko kayo mag-level up. Right now, ang kinukuha ko na lang is mag-upgrade ng weapon, yung Curious ba yun? Or Curious? Basta, yung palalakasin yung mga weapon and armor mo. Medyo madali lang mag-farm. Kaso, nakabahin buhay ng mga kalaban eh. So, medyo time-consuming. Pero, okay naman siya. At, ano pa ba? Yeah, naglilipat din pala ako sa Breath of the Wild soon. Naghahanap lang ang second hand kasi mahal ng original ngayon. So, second hand. Mahirap lang tayo. Pwede na yun. Tapos, update. Parang may lalabas ng bagong Breath of the Wild or Zelda game sa Switch. Coming soon. Not sure kung kailan. Pero narinig ko lang din yung rumor. So, I mean, ako kasi simula nung naglaro ako ng... hindi pa pala ako nakatry ever ng Zelda. So, ngayon lang. Yung Breath of the Wild pa. Ang dami ng variations ng game. So, tapos lalabas pa yung bago. So, huling-huli na ako. Anyway. So, yun. Share ko lang. Other than that, thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to sa Razer. Again, sulit siya. And sana nagustuhan nyo. Like, share, subscribe. Salamat sa mga followers ko. Mga ilan-ilan. Salamat. Comment lang kayo.
And then lalagay ko rin yung Discord ko. Sakaling gusto nyo mag-usap tayo, may tanong kayo. Usap tayo doon. May tanong kayo sa mga items na na-unbox ko. And that's it. Thank you. Happy New Year pa rin. Although January 30 na. 11 months ago. Ingat sa COVID and spend wisely dahil mahal ang mga bilhin yan. Salamat guys. Bye-bye.